Sinabi ito ni Jamal Crawford matapos na matalo ang Heat sa Game 3 ng NBA Finals laban sa Nuggets. Pero bago natin pag-usapan iyan, pag-usapan muna natin itong naabot ni Nikola Jokic na wala pang nakagawa sa NBA Finals kundi siya pa lamang. Patuloy pa rin nga gumagawa ng kasaysayan itong legendary center ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. At ito lang Game 3 ng NBA Finals ay muli na naman siyang nakagawa ng kasaysayan laban sa Miami Heat, mga ka-Top Sports. Natabakan nga ng Nuggets ang Heat sa tahanan mismo ng Miami na umabot pa nga ng hanggang 21 points at ang nagpalala pa dito, nasa 8 minuto pa ng 4th quarter, nag-aalisan na ang mga fans ng Miami Heat. Team effort talaga ang nagpapanalo sa Nuggets na si Jamal Murray ay nagkaroon din ng triple-double, 30 points, 10 rebounds at 10 assists. At ang kanilang rookie na si Christian Brown ay umiscore naman ng 15 points mula sa bench pero ang game ay napunta talaga sa mga kamay ni Nikola Jokic. Si Jokic ay nagtapos na may 32 points, 21 rebounds at 10 assists at ang nagawa na ito ni Jokic ay ang kauna-unahang 30-20-10 game sa kasaysayan ng NBA Finals mga ka-Top Sports. Isa pa, si Nikola Jokic din ang natatanging player na nagkaroon ng pinakamaraming 30-point, 20-rebound, triple-doubles sa kasaysayan ng NBA playoffs na siya ay mayroon ng tatlo nito. Magpapatunay lang ang lahat ng ito ng isang magandang paglalaro ni Jokic sa playoffs ngayong season. Sa loob ng 17 playoff games, si Jokic ay nag-average na ng 30.4 points, 12.9 rebounds at 10.1 assists habang may 54% shooting mula sa field, 47% shooting mula sa 3 at 79% naman mula sa free throw line. Ginawa naman ng Miami ang lahat nilang magagawa, mapigilan lang nila si Jokic pero mahirap talagang mapigilan ang isang gaya ni Nikola Jokic mga ka-Top Sports. At ang mga hindi gumana lamang sa Nuggets na madalas din nilang inaasahan sa scoring ay itong sina Michael Porter Jr. na umiscore lamang ng 2 points at si Kentavious Caldwell-Pope na nagkaroon ng bokya sa tatlong ipinukul niya sa 3. Buti na lang at mayroon silang Jokic na dinomina talaga ang game sa magkabilang dulo ng court na kahit na ang isang Bam Adebayo ng Heat ay nahirapan na pigilan siya. Ano ang masasabi niyo dito mga ka-Top Sports? At para naman sa sinabi ni Jamal Crawford patapos na matalo ang Heat sa Game 3 ng NBA Finals laban sa Nuggets, nanalo man ang Denver Nuggets sa Game 3 pero itong si Jamal Crawford ay hindi pa handa upang ideklara na tapos na ang serye. Katunayan, nakikita niya na may tatabla uli ng Miami Heat ang serye sa Game 4 dahil sa isang magandang dahilan. Pagkatapos nga ng Game 3, nagsalita itong si Crawford na isa sa mga kabilang sa mga tagapagsalita ng game sa NBA TV na tinatanggi na ang Heat ay out na sa serye mga ka-Top Sports. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na itong si Jimmy Butler at mga kasamahan niya ay mas maganda ang inilalaro kapag sila raw ay underdog. Kagaya na lang daw ng nakita sa Miami ng Game 2 kung saan kinuha nila ang panalo matapos na burahin ang kalamangan ng Nuggets. At para kay Crawford, ganun din daw ang mangyayari sa Game 4 kapag buling nagkaharap ang dalawang koponan na ito sa Sabado, June 10, 8:30 ng umaga, Pinas time. Mangyayari raw iyon, pagpapatuloy pa ni Crawford, at malaking pagkakamali raw kapag minaliit ang kayang magawa ng Miami Heat mga ka-Top Sports. Hindi nga nailaro ng Heat ang kanilang pinakamagaling nung Game 3 na nahayaan pa nila na ang Nuggets ay makalamang sa kanila na umabot pa hanggang 21 points. Gayunpaman, huwag nating kalilimutan na hindi naman nakaabot ang Miami Heat sa NBA Finals ng ganun-ganun na lang. Sila ay isang matatag na koponan sa NBA at wala ni isa sa atin ang makakakwestiyon sa kanilang mentality patapos na pabagsakin nila ang Milwaukee Bucks at Boston Celtics. At hindi rin naman magiging madali ito para sa Heat, lalo na at kitang-kita naman na mas malalim ang Nuggets kaysa sa kanila mga ka-Top Sports. Pero gaya nga ng sinabi ni Crawford, hindi nga tama na basta na lang maliitin ang kakayahan ng Miami Heat dahil lang doon. Kapag nagiging mahirap na ang lahat, ang katatagan ng isang team ay biglang lumalabas. Ganyan daw ang koponan ng Miami Heat. Ano masasabi niyo rito mga ka-Top Sports?